What is up everyone? Kumusta po ulit? Sila na namang day off, ano? Today is April 6, 2024. Kaka-fish lang natin kahapon kasama si Master Jethro. Ngayon mag-fish na naman tayo. Kami dalawa ni Dory. And hopefully makasama natin si Ranel ngayon, yung friend natin. Pupunta tayo sa Cornish naman. Kasi bukas may pasok na naman. So mas maganda sa mas malapit na lang. Alam ko medyo tirik na lang konti yung araw. Actually, tirik na yung araw. Pero hopefully, makahuli pa rin tayo. Pampalipas oras lang pa. And at the same time, syempre, para at least may malaman naman yung ref natin. So anyway, on the way na kami para sunduin yung friend namin, si Ranel. And we'll see you again later. Bye-bye. Good morning ulit. Nandito tayo ngayon sa May Doha Cornish. Blue skies, sunny day, clear skies. So, meron tayong nakasalang na dalawa. Well, actually hindi pa nakasalang kasi, or should I say tatlo, kasi hawak ni Mrs. yung isa, which binitawan niya na ngayon. Ayun siya, nakapag-practice na, nakakuha siya ng maliit, which is she will release kasi masyado maliit yung fish. And yung downtown Doha, napakaganda. Anyway, hindi pa ako nakapag-haggis kasi sobrang tirik na yung araw. It's 8:20 na ng umaga. Bago tayo tumuloy mag-haggis, mag-sunscreen muna tayo. Meron tayong nakasalang isa, dalawa, and tatlo. Lahat naka-high-low rigs and lahat 8-foot rods. Meron tayong isang rod doon na may 4,000 series na reel, isang 5,000 at saka isang 3,000. Itong isa naka-monofilament, yung dalawa ay naka-reel. Halos 0.2 or 0.3 yata mga ilang pounds, yung mga 14 pounds siguro yung casting line weight. Ito hindi ko nakalimutan ko yata yung line weight nito. Ganun yun, ang target natin ay mga pan size fishes, kaboko, malakapas o silver bili. Kaibigan natin si Ronel na din. Nagsalang din siya ng dalawa. Matagal-tagal din natin hindi nakasama kung si Ronel. Dahil sa nature ng work niya sa cinema. Anyway, hopefully kahit tirik yung araw, makahuli tayo. Tulad last time. Since halos pala karamihan sa mga isda ngayon ay bumalik na. Love. Yun, may huli si Ranel. May nahuli siya sa isang hound fish. Ang lakas tumalon. Okay lang. Good size na rin. Aywa, number one. Number wahed. Isang needle fish, hound fish. Good job. Good job, good job. Sa Cornish yan, ah. Oh, dito sa Cornish yan. Yes. First time makauli ng balo. First time sa balo, ng balo sa Cornish ni Ronel. Na, mawala doon na ito. Mawala yan. May basahan dito, Nelo? May basahan doon. First time ko makauli ng balo, ah. Oo. May huling crab. Saan pa mo ba? Sige pa. Sige, sige. Kaya yan. Ah, binita. Dapat binilisan mo na. Hindi ko kaya eh. Sayang. Ayun yung crab. Ewan ko nakikita nyo. Eh, ano tala? Ano tala? Saman na yan. Bro. Ay, no. No. Anyhow, too bad. It's
malakakas naman ngayon. Nasa maliit. Catch and release! Napakalayo natin kay Dory. Mukhang nakahuli siya ng isda sa malayo. Malaki yung splash ng tubig. Hindi ko lang nakunan ng camera. Ito tayo doon ngayon. Sana makahuli siya ng malaki. Kasi kanina pa tayo hagis ng hagis. Wala tayong mahuli. Nag-lure ako, nag-hipon ako. Mayroon tayong maliit na tawag dito, yung squid. Although, alam ko naman na hindi nila mahilig sa squid yung mga isda rito. Tinry natin. Tinry din natin mag-clams. Which to no avail pa rin. Eh, sana ano kaya yung nahuli nila. Sana din makawala sa hook. Palapit tayo doon. Maraming fishes dito sa may pampang lang eh. Kasi maliliit. Naghahabulan yung mga medyo malaki sa maliit. I think babalik tayo sa bait and weight. Hindi ko alam kung anong nahuli niya. Pero mukhang nakawala. Nakawala nga. Sayang naman. Si Jethro, nakakuha na naman. Napakaswerte talaga ng taong to. Ayos, good size. May pangsilingan ka na naman. Hindi, yung mga Pinoy din doon ng mga subscriber ko, nag-ano rin. Nag-aapang din ang barakuda to. Ah, talaga? Ayos eh. Good size. Good size. Galing kay Master Jethro. Isang dipa. Hey guys, as you can see, bumalik tayo ulit sa Corniche kasi kanina umaga ay napakainit. As usual, sa same spot. No? May nakababad tayong isa. And may nakababad tayo for 4 meters na. Ang pamain natin ay dried biyak na napakabaho, which hopefully mag-release ng scent sa tubig. 4 meters rod na may braid around 7 kilos yung 9 weight capacity. 6,000 series tayo na reel. Isang mega force na type of 4 meters. Dito, like usual, yung 5,000 series natin na reel, reel, and rod, tag. Ayun, sabi ko na pala kanina umaga. Medyo windy conditions, hindi ko alam kung makakahuli kayo kami ngayon. Pero, hopefully, si Jethro kanina may nahuling barakuda. So, hopeful pa rin kami. Windy nga lang ang panahon. Ayan si Dory sa dulo. Kausap siya sa phone. Si Ranel sa dulo doon. Ang panagkita niya. Anyhow, try natin hintay-hintay muna. Baka makakuli. Basura! Nakakuha siya ng trash. Uy, kainan na. Pumutok na yung mga cannon. So, naku, may parating na dog. Hilahin muna natin yung lines natin. Yun, nakahuli tayo ng isang bakoko. Yes, good size. Ay, decent size. Kurkupan. Oh, it's so windy. Ito ang nakikita niya. It's around 6 inches. Maybe. Ito yun siguro yan. Pangulang. Ngayon si Dory,
pinakasalang. Ito yung isang road natin nandoon. Ayun, ano ko nakikita nyo. Ayun, ayun. Wala masyadong kumakagat ngayon gabi. Ang daming kumakagat kanina, ngayon biglang nawala. Well, actually, di naman ganun kadami. Nakatatlo pa lang tayo eh. Huwag ka nang sad, nakahuli ka naman. Ay, sumabit yung rig ni Dory. Hindi. Hindi, nahulog siya. Buti nung pagkatanggal ko ng sabit, naiwan yung fish. Decent size. Pwede na. Nakailan na tayo? Naka-ani? Karamihan sa mga huli namin ay mga bakoko. Ano? Nakasalang tayo. Si Ronel may nakasalang nun sa madilim. Hindi makikita. Pero doon siya, doon sa tip ng finger ko. May mga does dito, which is unfortunately sa gabal sa pangingisda. Gumagalaw yun. Hindi, halon lang yan. Si Ronel nandoon, nandoon pa rin yung nakasalang natin. And kahit paano, hindi naman tayo lugi. Nakahuli naman. Meron na tayong pang dalawang araw na pang ulam, ano? Huli yung nakababad kong rod. Si Dory yung kumuha. Sana namang decent size na bakoko, no? Bakoko. Yes, bakoko na naman. Tapos na muna yung fishing session natin ngayon, ano? Gabi na masyado. Nakahuli-huli din naman si Ronel. Nakabawi. Kami naka-anim. Kaming dalawa. Pwede na yun. Pang dalawang araw na yun. Hindi not bad. Sana masasusunod pa ngayon. Padating na yung summer. Actually, summer na pala. Makakami pa tayo. Sana makakami pa tayo ngayon. Ganda yung sa iyo, si Ronel. Ayun na muna tayo ng video. Bye-bye.